So, eto, may nag-doorbell, tapos may nagpadala sa akin sulat. Alam ko ano to, pero eto na yun. Win na, guys. Welcome to the Battle of the YouTubers! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today, meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Good afternoon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kapwa nating OFW around the world. At sa mga solid kapenyo natin, nagla-like, nagko-comment, nagsishare ng mga reaction video natin. Maraming salamat po sa inyong suporta. At dito nga mga kapenyo, Awit Gamer, may natanggap na nga na subpina. Tinuluyan talaga ni Christian Merck etong si Awit Gamer. At dito mga kapenyo, sinabi ni Awit na talagang ready siyang harapin ang dapat harapin. At saka sinabi rin dito ni Awit mga kapenyo na hindi nga raw patas ang ginawa sa kanya ni Merck, dahil nga ang usapan nila na pag pinalo nga daw siya, hindi siya magdedemanda. Pero kabaliktaran ang nangyari mga kapenyo, dahil tinuluyan talaga ni Christian Merck. So bago sila magharap bukas sa press conference ng Battle of YouTuber, may kinakaharap pa na kaso itong si Awit Gamer. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapenyo, na patong-patong talaga yung kasong kinakaharap ni Awit Gamer ngayon. Kaya't sobrang stress si Awit ngayon. At yung nakita nyo naman mga nakaraan niyang video, talaga nagpapatawa na lang siya. Gaya na sabi ko sa inyo mga kapenyo, daig ko pa manguhula dito. Napredict ko na kaagad, no, kung bakit siya nagpapasaya, nagpapatawa. Dahil nga mga kapenyo, ayaw niyang ma-stress. At tara mga kapenyo, huwag na natin patagalin. At sabay-sabay natin panoorin ang mensahe ni Awit Gamer dito kay Christian Merck Gray. So eto, may nag-doorbell. Tapos may nagpadala sa akin sulat. Hindi ko alam hirap. Kung ano to. Pero hirap yan. Eto na yun. Ito na nga. Nagpadala ka na ng sulat. Nagpadala na, ewan ko sino yung nagpadala ng sulat dyan. Gigising ko lang. So eto, may nag-doorbell. Tapos may nagpadala sa akin sulat. Alam ko ano to. Pero eto na yun. Uwi na, guys. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapenyo. Talagang tinuluyan. Kasi kahit sino naman mga kapenyo, no, kahit mamangyari sa akin niya, wag naman, no, pero kahit mangyari man kanino, mapalo ka. Natural, hindi ka papayag na hindi mo gagantihan o dedemanda yan. Oo, nakapagsalita dito si Merck na sinabi nga niya na magbibigay pa siya ng 1 million kay Awit pag pinalo siya, yung tipong lubahan siya, yung tipong talagang mag 50-50 siya. Pero mga kapenyo, iba naman kasi yung salita sa tunay na nangyayari. Malay nyo mga kapenyo, prinubok lang siya nito ni Christian Merck, no, na para talaga paluin siya dahil kilala niya si Awit, na pag sinabi ni Awit, gagawin niya yon. Kaya sinubukan siya ni Christian Merck. Ngayon, di alam nito ni Awit na natrap siya nito ni Merck mga kapenyo, no. Kumbaga, talagang pain lang yun sa kanya. Lang umaten. Hirap yan. Ay, no. Alam nyo ba mga kapenyo, pagka nadedemanda or kinakasuhan ka, lalo na pagka sausgado na kayo, pinakamahina na siguro dyan, 1 taon o 2 taon. No? Depende po sa kaso yan, kung hanggang saan aabutin at kung gaano katagal. No? Kaya talagang pag kinasuhan ka, sakit po talaga sa ulo yan. So yun, may nagpadala sa atin, doorbell ng doorbell sa baba. Actually, kagising ko lang. Ayan. Nalaman na yun ni Merck yung bahay ko dito. Sa kainta. Ngayon, Merck, alam mo na yung bahay ko. Alam mo hindi ako nagtatago. So, yun mga kapenyo, no? Nalaman na rin pala na ito ni Christian Merck yung kanyang bahay. Sa bagay, hindi talaga pwedeng hindi malalaman mga kapenyo. Kasi unang-una, sikat na influencer etong si Awit Gamer. Pangalawa, may impluensya sila dito sa SOCMED, dahil yung Kuya Wamos na lang niya, yung tatay tikyo niya, mga kilala sa SOCMED. At eto si Awit, kilala rin. So, hindi malayo, no, na mahanting ka kaagad ng mga kapulisan natin, dahil lalo na sikat kayo. Hindi nga sikat mga kapenyo, natutuntun eh. Eto pa kaya, di ba? Harapin ko yung kaso na yan. Ito na nga. Nagpadala ka na ng sulat. Nagpadala na, ewan ko sino yung nagpadala ng sulat dyan. Subway na ata yan. So, kailangan kumpirmahan na ata ito. Hindi ko alam. First time eh. Nako. First time ko.
Marami ka pang kakainin na bigas dyan. Sigurado yan. Dahil punta-punta ka niya sa husgado. Tapos pangalawa, magbabayad ka ng attorney mo. Siyempre, kukuha ka ng magaling na attorney para ma-counter-attack mo. Etong ano ni Merc, no? So, malaking gastos talaga yan. So, yan Merc. Wala talaga. Pare, stress na ako. Di nyo ba alam? Ni-enjoy ko na lang yung lahat muna. Pati yung pagbibiro kay Merc, ni-enjoy ko na lang. Para mabawas-bawasan yung stress ko. Awareness. Ginagawa ko na lang muna ng biro ang lahat para mawala yung stress ko eh. Tapos ganyan, naantok pa ako pero dahil dun sa nag-doorbell, nagising ako. Pero ganun pa man, sige, harapin ko yung kaso na yan. Hindi ako nagtago, hindi ako nagtatago, andito lang ako. Tapos, nakikiusap na ako sa inyo. Pero hindi nyo pa rin pinagbigyan. Yan yung sinasabi ko mga kapenyo, no? Minsan pag gumawa tayo ng mga insidente na ganyan, eh dapat pag-isipan din po natin ng 10 beses. Alam nyo, sa totoo lang, napakadaling mamalo eh. Napakadaling manuntok, napakadaling mag-abang. Pero ang tanong dyan, pagka pumasok ka na sa gulong yun, kaya mo bang lusutan? Lalong-lalo na kung may pamilya ka, dapat iniisip mo muna ng 10 beses yan bago mo gawin. Kahit pa prinubok ka ni Christian Merc Gray, pero sana pinag-isipan mo muna talaga kasi pwede kanyang idemanda talaga at tuluyan, no? Kaya nga nang sabi ni Merc, di ba? Kung hindi man siya magkakaso, ang magulang niya at meron din siyang asawa, pwede ka rin kasuhan kasi yung ginawa mo eh talagang attempted murder. So medyo delikado talaga, medyo mabigat na kaso yan dahil pinag-anuhan mo siya eh, pinagbalakan mo siya, no? At pinalo mo na talaga. Sabihin ko sa'yo, hindi patapos tong away natin kahit matapos tong kaso na to. Okay? Kasi ako, ginagawa ko na lang masaya yung araw ko lagi. Di na ako nakatulog ng maayos dahil sa kakaisip dyan eh. Yan, sinasabi ko sa inyo mga kapenyo kung bakit nung mga nakaraan eh nagpapatawa ito si Awit. Yun na, napredict ko na mga kapenyo, sabi ko naman sa inyo. Pero bibilib ka lang dito kay Awit dahil hindi niya inaatrasan yung ikakaso sa kanya ni Merc, no? At talagang sinasabi nga niya sa atin lahat na handa siyang harapin ito. Pagpako-comedy ko na pinagtitra pa kita sa social media, yung tarpaulin, yung ganyan, wala yun pre. Inatanggal ko na lang yung stress ko. Sabi sa inyo eh, hindi maiisip yung kaso na yan. Kasi ayoko maging malungkot. Pero gano'n na nangyari. Ay, magagawa. Namumula yung mata ko. Para ako naiiyak na sobrang sama ng loob. Susunod, Merc, huwag kang maghahamon ng tao kung hindi mo kayang panindigan. Salita ka pa, hindi mo ako kakasuhan. Ganyan ginawa mo. Pangit ng ano mo. Pangit ng ginawa mo. Ako, papaloy mo ng baseball bat. Hindi para magkaso ako eh. Kasi alam ko yung ginawa ko eh. And then alam ko yung kahihitatnan kung kakasuhan kita. Di mo ako iniisip, Merc. Di mo iniisip yung pamilya ko. Ako iniisip yung pamilya ko bago ko gawin yun eh. Kasi may isang salita ako. Eh, ganun pa man, wala. Paala na kayo. Pero ito, guys. Makulong man po ako, pagbalik ko dito sa Sockmed, magpapasaya ako ng tao. Nako po mga kapenyo, mukhang magsasama pa sila ni Keeper Bros doon. Sigurado yan. Kawawa rin naman to si Awit mga kapenyo, no? Kasi talagang na-trigger lang din to eh. Kaya niya pinalo si Christian Merc. Kaso ang problema, lesson learned na sa kanya to, no? Na hindi lahat ng tao eh papaniwalaan mo. Minsan kailangan mo rin isipin kung gagawin ko ba to, wala ba siyang gagawin patrahidor. Kung gagawin ko ba to, baka mamaya baliktarin niya ako. O, so ang nangyari nga dito, nagkabaliktad na ngayon. Imbis na si Merc sana yung una nagyabang sa'yo at si Merc sana yung medyo tagilid dahil nga siya talaga yung ano eh, kumbaga may reason ka pa Awit na counterin siya dahil siya yung una nagyabang sa'yo. Kaso ngayon, bumaliktad ang mundo, ikaw ngayon ang nasa ilalim, no? Babawi ako. At hanggat hindi pa ako nakukulong, tuloy pa rin ang pagpapasaya ko sa inyo. Yun, maganda. Yung ginagawa ko. Hindi ako susuko. Dahil yun last na love ko, guys. Tama.
Yan nga yung may kasabihan tayo na habang may buhay, may pag-asa, mga kapenyo. Kaya dun sa mga tao na dumadaan sa matinding problema at may mga kaso na ganito at nagugutom, no? Tandaan nyo palagi, mga kapenyo, hanggat may buhay, may pag-asa. Basta lagi lang tayo magdasal at mangarap tayo. Siyempre, lagyan din natin ng gawa, no? Hindi pwedeng puro pangarap lang, puro dasal lang, pero wala ka sa gawa. Kailangan nasa gawa pa din. Ang boss ko. Ayun, tuloy ang laban. Hanggat hindi pa ako nakukulong, tuloy pa rin yung video vlog. Maraming salamat. Peace. So yan, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa mensahe ni Awit Gamer na sobrang lungkot nga niya dahil dito sa ginawa sa kanya ni Christian Merck na hindi talaga nagbibiro at tinuluyan talaga siyang kasuhan. Pero sabi nga ni Awit, handa siyang harapin to. So abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata dito at antayin din natin yung magiging rebattle dito ni Christian Merck. Malay natin, maawa pa siya, kaso kung ganyan may subpina na, hindi ko lang alam, mga kapenyo, kung pwede pa niyang i-atras yan na kay Christian Merck pa rin lahat. Yung masusunod, siya pa rin talaga. Nasa kanya ang alas ngayon, kaya wala magagawa si Awit. Anyway, mga kapenyo, maraming salamat din sa panonood nyo sa panibago o reaction video. At kung kayo ang tatanungin ko, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa mensahe ni Awit Gamer kay Christian Merck? I-comment nyo down below lahat ng opinion nyo, mga kapenyo, at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat, mga kapenyo, at kita kasi na tayo sa usunod kong reaction videos.